Hello mga friendship! Welcome back to my channel. For today's vlog, it's a challenge ko yung sarili ko sa walang galawong leeg. Nagpa-rebound ako kahapon. Kaya sobrang, alam ko, may hirapan akong kumilos. Kasi, ayan, tiis ganda tayo ngayong araw. Diba, Jen? So, yun kahapon, nagpa-rebound ako. Nagpa-rebound kasi ako sa NS Index. So, kasi talagang doon na talaga ako ever since. Hindi ko pa na-try magpa-rebound sa ibang salon. Kasi, siyempre, natatakot din ako. At least doon sa Index, talagang sanay na talaga ako. So, yan ang ginawa sa akin ay rebound with keratin. So, ayan. Yung Index na pinuntahan ko nga pala doon sa May Las Piñas. So, binayaran ko 2,500. Grabe ang mahal na. Dati, nagpapareband ako sa Index way back sa 20. Tapos, siguro, bago mag 2020, 2014, nasa 1,500, 1,400, maganda na yun. Eh ngayon, yung 2020 nasa 1,600 na. Tapos ngayon 2,500, ewan ko. Siguro din dahil kasi meron ding treatment na nilagay. Yan, keratin. So, ayan. So, yan, kakain muna kami. Ang init, sobrang sarap talagang sobrang tiis. Ganda ka talaga. Ang init, tapos lalo na kapag naka-sleeveless ka pa, tapos pinagpapawisan ka. Siyempre, malagkit yung braso mo. Dumidikit yung buhok. Ayan, lagkit-lagkit talaga. So, yun mga friendship. So, kakain muna kami. Ito, kakainin ko ay palabok tsaka tinapay. Kahit init ka na, tiis ganda ka pa rin. May kanita, baby. So, yun mga friendship. Ang init talaga. So, mali yata ako nagtanong. Ay, ano yun? Mali yata ako ng timing ng pagpapareband. Nung kailan mag-summer, saka ako nagpareband. Ang init talaga. Kasi matagal na akong hindi nagpareband. Kasi siguro ang last ko, 2020 pa. So, lagi ako nakatali ng buhok. Ang tendency, naglalagas na yung buhok ko. Kasi parang feeling ko init-init. Ayan, tas bone hug. So, ngayon, tiis ganda tayo ngayon. So, yun. Oh, mag-vlog ka, Pompom. Ito si Pompom. Alam niyo ba, friendship, nakawala tong dalawang to. Lumabas ng bahay na hindi namin alam. Siguro umalis kami ng 11 o'clock. Biro mo 11 o'clock, paglabas namin ng gate, hindi namin napansin na sumunod para sa amin. Tapos, bumalik kami ng bahay, alas 4 na. Saka lang naalaman ng anak ko na wala pala tong dalawang to, nakawala pala to. So, ayan. Ito. Ayan. Kasi may ligas lang lumabas eh. Sumusunod sila sa amin pag binubuksan namin yung gate. So, nalaman na lang namin, wala na sila. Alas 4. So, hanap to the max talaga kami ng time na yun talaga. Akala nga namin din na namin makakita. Buto na lang si Pompom. Nakita ka agad. So, dinala ka agad siya doon sa clubhouse namin dito. Doon siya tinurn over. Tapos nag-post ako sa page namin na nawawala yung aso ko. Yung dalawang aso namin, si Shih Tzu. Ayun, hanggang sa nag-reply agad na nakita doon nila yung isa doon sa ilalim ng gulong sa may sasakyan. So, ano si Pompom, nagtago, takot-takot siya. So, yun, yung nakita nila yun, pinan over kagad nila doon sa clubhouse namin. Tapos, yun, so yun, nung una namin nakita si Pompom. Nung pangalawa, si Peewee, siguro si Peewee, akala ko hindi na namin makikita. So, ang tagal namin siyang hinanap. Siguro, yan, teka lang, baby. So, yun, mag-alas 6. Siguro, ano na yun, bandang mag-alas 6 na yun. Mag-dilim na. So,
akala ko talaga hindi na namin makakita kasi lahat. Siguro buong subdivision inikot na namin. Pero lang yung isang street, sa kabilang street namin, hindi namin yun. Yun ang hindi namin inikot kasi nag-focus kami doon malapit sa kung saan namin nakita si Pompo. Tapos di, so yun, inikot namin. Halos, yan, tawag, hindi namin makita si Pompo. So siguro yung, ano, yung anak ko talaga hindi talaga gumive up. Ayan, si Charles. Nasaan na siya? Ayun. So siya yung nag-ikot talaga hanggang sa nakita niya yung si Peewee na sa ilalim din nasa sakyan, nagtatago tulang tao. Kaya siguro walang nag-reply doon sa home sa pinusko na nagko-comment na may nakita silang shih tzu kasi si Peewee andun sa ilalim nasa sakyan sa walang tao. So yun, gabi namin siya nakita. Yan sila. Ayan. Ayan, si Kiwi at si Jen Jen. Ayan. Si Pompom, kawawa kay Jen Jen yan eh, kasi lagi niya sinasabundutan. Lagi hinihila yung buntot. Buti na lang, si Pompom, eh, mahaba ang pasyensya. Iniintindi na lang niya si Jen Jen. Diba? Wow. Ito si Pompom, makulit talaga. Makulit siya. Minsan binabangga niya si Jen Jen, natutumba si Jen Jen. Pero naman si Peewee, matahol. So, ayun. So, maya-maya, ay, maybe, so maya-maya magluluto na ako. Ay, init ko, tingnan pala sa pulso ko. Tapos nakaano pa ako. Ang tawag doon, naka-ex pa yung likod ko, yung ganito. So, syempre, pinagpapawisan ka managkit, namidikit yung buhok. So, talagang tiis, ganda. So, magluluto muna ako ng nilagang buto-buto. So, ayan. Buto-buto. Pinatulo ko muna siya kasi gusto ko matanggal yung mga, ano, yung pinaghugasan ba. So, ang ginagawa ko, eto, pinapakuluan ko muna siya. Pinapakuluan ko siya, tapos yung unang kulo, tinatapon ko. Para matanggal yung mga dumi-dumi, mga bacteria, mga germs. Ayan. So, ayan. So, ayan. Pakukuluan natin. So, sobrang mahal na ngayon ang mga bilihin, mga friendship. Itong pet siya, ibili ko dito. 12 pesos. Pero parang malalanta na siya. Tapos ito, ang tawag dito, beans. So, ito, 5 piso. Pero mo, kalaya mo, parang piso isa. 5 piraso to. Tapos yung nor 4 cubes at patatas. Pre-prepare ko muna yung mga gulay habang naghihintay akong kumulo yung buto-buto. Naniniwala ba kayo na yung tinidor daw kapag nagpapakulo kayo ng mga karne? Kapag nilagyan yung tinidor, mabilis na lumambot yung karne o yung laman. So, natutunan ko yun sa mother ko. So, hanggang ngayon, ginagawa ko siya. So, lalagyan natin itong tinidor. Ayan, prepare muna tayo ng gulay. So, ayan, kumulo na siya. So, ayan. Kumulo na. Katapon natin ngayon ang sabaw. Thank you muna. Pag kinapon natin yung sabaw, kailangan natin hugasan. So, yan. Ang nilalagay kong water dito, mineral water. So, yan. Nilagyan ko na siya ng mineral water. So, pakukuluan na natin yan. Lalagyan natin ng sibuyas, paminta, at konting patis. 1 hour later. So, yung mga friendship, tapos na ako magluto. Hindi ko na siya ginidyohan pa. Kasi sobrang init sa kusina. Wala akong electric fan doon. Hindi ako nag-electric fan doon kasi hinahangin yung apoy. So, ngayon, pupunta ako ngayon sa Meadows. Malapit lang yun sa amin. Ihahatid ko kasi pinagawa namin yung motor namin. Kailangan yung battery. Kasi hindi ko na ibigay yung battery nung dinala nila doon. Tsaka yung starter. So ngayon, pupunta kami ngayon doon para mamaya kung sakaling magawa na, maging okay na, may hatid natin dito sa bahay. So, yan. Ginit. Baby, where are you? Jen!
So, yun mga friendship, pupunta tayo ngayon sa medyo. Samahan niyo kami, mga friendship. Ang init, Bibi. Bibi. Ang init. Ayun, darabahan natin. Yan, may bisita ka! Yan na yun, oh. Yung... Okay na, kuya. Nag-start na. Oo. Kaya kami... Ha? Tumupo ko na. Tapos? Kaya kami pinapagawa pa si Charlie. Nasa gilid daw ata, no? Ay, yung carburetor. Yun yung luma niyo. Sino yun? Ano yun? Si Jay. Saan ko tama mo, Jake? Init, init. So yan mga friendship, pauwi na kami ulit. Sobrang init ngayon ng panahon. Tapos mahina pa yung aircon ng kotse. Kailangan na rin ipagawa. So, yun na nga mga friendship, dito na kami sa bahay. So, hintay na lang namin yung motor ko mali-deliver mamaya. Actually, matagal na yun eh. Matagal na si Rayo, matagal na hindi nagagamit. Kasi nga walang time na mapagawa. Gumagana naman siya, kaya biglang hindi siya nag-start na. So, anong nangyari pala, may nabara lang doon, o-ring, o konting rubber ata, nagbara dun sa pinaka, ano niya. So, yun, hindi ko na alam kung mamaya. Kasi nagbara. Ayun, kaya hindi siya nag-start. So, ngayon okay na siya. Kaya magagamit na naman ulit siya. So, ayun. So, ang next project naman namin, papagawa naman namin yung aircon, compressor ng kotse. Kasi mahina na siya, tsaka maingay na siya. Lumalamig naman siya, kaya lang kapag unang bukas mo, hindi ka agad siya agad-agad lumalamig. So, syempre, may baby kami. Ayan, pinagpawisan siya ng bongga. Saan siya? Hi! Hi! Tingnan mo, kinalat mo yung gatas mo. Ginawa niya. Ano? So, papunasan mo pa rin. Ayan, oh. Oh. Hmm. Kinalat mo yung ano mo, yung milk mo. Oh. Ginawa mo dyan, naglampaso ka dyan sa ano mo. Dyan, oh, ayan, oh. Oh. Hindi mo ba alam ang mahal-mahal ng milk mo? Ang mahal ng gatas? Tapos sasayangin lang? So, yun mga friendship. Ayan. Ito si kuya. So, pinigatigan niya yung gatas niya. So, yun mga friendship. So, yun nga gaya nga sinabi ko na ang next naman namin na project is yung aircon naman ng kotse. So, kailangan namin ipagawa. Uli kami nagpa-quote doon nasa umabot ng 20,000. 22,000. So yun mga friendships, hanggang dito na lang ang aking video. So salamat sa panonood. Ayan. Ako ba na? Bye! Bye! Pee-wee! Hi Pee-wee! Pee-wee! So yun mga friendships, so hanggang dito na lang ang aking video. So sana nagustuhan nyo, kahit na walang kaano-ano yung aking vlog. Pompom. Pompom. So yun, so please don't forget to like and subscribe my channel. So hanggang dito na lang, bye!